Magluluto tayo ng tinulang isda. Grabe, ang layo ng garden doon. Papawisan ka pa ba o makakuha ng gulay? Pasensya na kayo, ganito yung garden kasi akala ko kay mama to. Sa kapitbahay pala to. What's up guys? Welcome to my channel at ngayon ang gagawin natin ngayon ay pupunta tayo sa garden natin dito kasi magluluto tayo ng tinulang isda, tinulang tuna. So magdala tayo, kailangan tayo magdala ng ganito kasi para lalagyan ng gulay doon. So tara, samahan mo ko, punta tayo doon. Dito yung daanan nila papunta sa garden natin. Doon yung sa dulo ang garden. So andito na tayo sa Alokbati. Bati ito. Taba ng dahon niya. Masarap ito sa tinulang isda. Mapapawaw ka sa sarap ito mamaya. Ay, alam mo naman ako. Kunin natin yung medyo talbos niya, yung malambot na part. Yan. Huwag mo lang isama yung damo kasi may damo, baka masama mo yung damo. Pero parang gulay na rin to. Pasensya na kayo, ganito yung garden kasi akala ko kay mama to. Sa kapitbahay pala to. Atin-atin lang. Pero nagpaalam kami doon. Pumayag naman yung kapitbahay namin. Ang sarap manguha ng gulay pag bigay ng kapitbahay, oh. Yung tataba, oh. So dito may spring onion, so bawasan natin ng 5 puno ito, ibawasan natin ng 2 muna at 3. Yan. Dito din sa kabila, hingin natin ng ano. Kailangan ito, huwag mo ubusin kasi para dumami pa yan eh. Kaya kailangan may tira dyan para dumami. Yan. So kunti lang. Dito sa probinsya napaka fresh na ang gulay dito. Tingnan mo. Napaka fresh. Libre lang ang gulay ito. Basta may kapitbahay ka. At sasabayan din natin ng tomatoes. Yan. Cherry tomatoes ito eh, ito. Tingnan mo, maliliit cherry tomatoes. Yan, hindi pa siya hinog pero pwede na siya panghalo sa gulay. Yan, kuha tayo. 1 piraso lang. Yan, yung puno niya may nakatali na straw dyan kasi pag masyadong mataas yung puno, delikado, baka may mabigti dito kaya tinalian dyan. Ito. Ikaw, nasubukan mo na bang magbigti sa puno ng kamatis? Idi wow.
Okay, let's go. So, samahan din natin ng siling haba. Ito. Ito. So, ganito yung itsura ng siling haba dito kasi tira ito sa tag-init, sobrang init. Kaya ganyan ang itsura niya. Pero pwede pa, you know. Manghang pa to, manghang. Ito, dito tayo sa sayote na naman. So, kuha tayo ng ilang pirasong sayote para panghalo dito sa ating tinola. Yan. So, pasok tayo sa loob. So, welcome to my home. So dito sa ilalim ng sayote, kahit gagabihin ka dito, okay lang kasi sa mga gid-gid, maraming gagamba dyan, no? Dito mo gagamba. Ito, ito yung ano. Laki ng sayote. So kuha tayo ng dalawa lang. Ito. Tapos yung isa din, pull natin yung isa. So ayan, may panghalo na tayo sa tinola. So labas na ako sa bahay ko kasi walang aircon dito. Ay. So samahan natin ng lemongrass, isang piraso lang kasi pabango na to eh. Napaka fresh nito. Ayan. Ayan. Ayan o, lemongrass. Nito tayo sa bahay, so ngayon magluluto tayo ng tinulang isda. Grabe, ang layo ng garden doon. Papawisan ka pa ba o makakuha ng gulay? Napakaganda ng pawis nito. May gulay pa, may pawis na, may gulay pa. So ngayon magluluto na tayo. So ngayon umpisa tayo magluto, ito yung ating isda. Binili namin ito kanina umaga sa palengke. Yan, kalahati lang kasi di kaya yung buo. Kaya kalahati lang yung kaya. Budget to pang isang, pang dalawang linggo pa naming budget to eh. Mag-slice lang tayo ng dalawang hiwa, pang halo lang dito sa tinola. Kaso di kaya yung kutsilyo. Yan. Yan. So itong natira ilalagay natin nyo sa rip kasi para pang budget pa to, pang isang linggo pa to kasi mahal ang isda dito, kailangan natin magtipid kasi pandemya to. Papakulong muna tayo ng tubig. Ito, lilipat natin kasi kaneng mais to eh. Kailangan gumamit tayo ito pang ihip sa apoy para di tayo matamaan ng usok. Yan, yan. Lakas na. Yan. Para lumakas yung apoy, kailangan siya ihipan ito. Gamit ito. Habang nagpapakulo tayo ng tubig, so ihanda natin itong ating mga sangkap sa ating fish, tinula. Tinulang isda.
Yan, ito yung ating cherry tomato. Hindi pa siya hinog. Kulay green pa. Katingin na natin. Tsaka ating spring onion. Lemongrass. Ayan, wow, kumukulo na. So ngayon, kumukulo na ang ating tubig. So, iyaw natin ilagay ating lemongrass. Tapos, pakukuloan din ng bahagya ang ating sayote kasi medyo matigas to eh. So, pakukuloan na natin ng ilang minuto. Ayan. Takpan lang natin saglit. Ayan. Pasensya kayo sa background natin kasi medyo maingay sa labas dahil ang lakas ng ulan. So medyo maingay lang. Ang lakas ng ulan dito sa Latawan, Nalhog, Dalagit, Cebu. Napakalamig pa ng panahon. Kailangan natin ng jacket. Lamig na panahon. Ito yung panggatong natin dyan. Dito lang sa garam na nalagay. Kailangan talaga gumamit ka nito para palakasin yung apoy doon. Hihipan mo para palakasin yung apoy. Yan. Malakas na siya sa'yo. Check natin kung malambot na yung sayote. Yan, kumukulo na. Yan, malambot na. So ngayon, kumukulo na ang ating medyo malambot ang ating sayote. Susunod natin ating isda. Yan. Kasunod, kalyon, saka kamatis, saka sino. Kasiling haba. Yan. Saka ating luya. Haluin lang natin ang bahagya para ma-absorb lahat ng ano, lahat ng mga sangkap. Tapos kasunod ang ating alok pati. Yan. Thank you.
So at this point, maglalagay tayo ng asin para may lasa. Lagay lang tayo ng kunting bitsin para patagdag lasa. Ayan, medyo malapit na maluto ang ating tinulang isda. So, tikman din natin kung okay na ba ang kanyang lasa. Wow, sarap. Okay na. Good. Wala na yung apoy. Salot lang. Kailangan dahan-dahan lang sa pag-ihit kasi natalsik yung halikabok. So at this time, luto na ang ating tinulang isda. Kain na tayo. So ngayon, ito na ang ating tinulang isda na Bisayan version. Tinulang Bisaya. So ito yung the best na pang-partner dito sa kanin na mais. Yan, kanin mais. Saka may tuyo. Saka sukang tuba. Sukang tuba. Kain na tayo! Nagutom na ako! Tikim tayo ng sabaw! Dahil nalalamig ito. Malamig lang yung panahon dito. Wow, sabaw pa lang, makapahigop ka talaga. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share.